serbisyong tapat sa iyo. DZRH, miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Bayan, Pinsala! Mula sa kanaunahan sa Pilipinas, DZRH, inubo si RH 11 Ray Simayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH 11 Ray Simayan sa kasaysayan. Bayan, Pinsala! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Inutusan ni Jay ang kabarkadang si Gary na mag-espiya sa pamilya niya Ara at alamin ang routine ng pagpasok sa trabaho at pag-uwi ng dalaga. Kasunod yun, nagpakalango si na Jay at Gary sa ipinagbabawal na gamot at dinukot nila si Ara. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanaunahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si RH 11 Ray Simayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Pasok! Ay, bakit mo ako dinala dito? Nagtanong ka pa? Nakalimutan mo na yung ginawa mo sa akin, ha? Pinagsupladahan mo na ako. Sinampal mo pa ako. Eh, kasalanan mo. Kaya nasampal kita ng isang araw. Binastos mo ako eh. Gaga ka! Ikaw lang ang babaeng nakapanakit sa akin. Ngayon ako gaganti sa'yo. Habang nakatutok sa'yo ang baril ko. Ay, may tumatawag sa akin. Akin ay cellphone mo. Wait! Ano? Walang pwedeng mang-istorbo sa gagawin ko sa'yo. Pakiusap. Ano man ang masamang balak mo sa akin, huwag mo nang ituloy. Walang babaeng dinala ko rito sa bahay bakasyonan. Ang hindi ko natikman at pinagsawaan. Mawakas mo akin. Kapag ganitong langwa ko sa droga, walang saysay sa akin ang mga luha mo. Mawakas. Lalo kong gumaganda kapag umiiyak at nagmamakaawa. Ikaw ang may pinakamagandang mukha sa lahat ng babaeng nakonsulat ako. Malamang, lalong magandang katawan mo. Wow! Sabi ko na eh, makinis at magandang hubog ng katawan mo. At halatang wala ka pang karanasan. Napunit ko na yung damit mo, pero pilit mo pa rin tinatakpan yung maselang bahagi na katawan mo. Kaya espesyal ang gagawin ko sa'yo. Bago kita galawin, pagsasayawin muna kita ng walang saplot. Pagsasawaan kong pagmasta ng iyong kahubaran. Kaya maghubot-hubad ka na. At magsayaw ka sa harap ko. Ayaw ko. Ayaw mo? Sundin mo ko! Susunod ka sa gusto ko o pasasabugin ko ang ulo mo? Ha? Ano? Kapag hindi ka pasumunod sa gusto ko, hindi lang kita pahagingan ng bala sa ulo. Tutuluyan na kita! Wag! Huwag mo na. Tututukan na ba yan sa ulo? Nasunod na ako sa gusto mo. Huwag mo na akong patayin. Ha? Mag-uubad na ako. Yan. Magsasayaw na ako sa harap mo. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH 11 Ray Simayan sa kasaysayan. Bayan, Pinsala! Dito lamang sa Ano
ang katotohanan! John, huwag kang mabahala. Hindi maaring hindi ako mabahala, Lori. Kanina ko pa tinatawagan si Ara pero hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Pinagpatayan pa niya ako ng cellphone. Kaya hindi ko malaman kung ligtas siyang nakarating sa pinapasukan niya. Eh, sa mga oras na ito, ay malamang nasa call center na si Ara. Kabisado ko siya. Basta tumawag ako sa kanya, sinasagot agad niya. Baka abala lang siya sa kanyang trabaho. Iba ang utob ko, Lori. Ay, John. Baka may masamang nangyari na kay Ara. Ano pa iniiyak mo dyan? Nagawa ko na sa'yo ang gusto ko. Wala ka lang may pagmamalaki sa akin. Ako pala nakauna sa'yo eh. Kaya pinaligaya mo ako. Walang manako. Gaga! Hindi pa ako nagsasawa sa katawan mo. Paulit-ulit kitang gagahasain. Bago kita pawalan, magdamag kitang pagsasamantalahan. Ay, kumpudo mo. Idyon, ano ba? Matulog ka na. Paano ako makakatulog, Lori? Nang tumawag ka sa pinapasokan ni Ara, tiniyak sa iyo ng iyong nakausap na hindi pumasok ngayong gabi sa trabaho ang anak mo. Masama sa iyo ang magpuyat. Ang labis na mag-alala. Huwag akong alalahanin mo! Pwede, huwag ka magalit. Yang puso mo. Si Ara ang intindihin natin. Ang ating asikasuhin. Oo. Hindi natin alam kung bakit hindi siya nakapasok sa kanyang trabaho. Kung ano na ang nangyari sa kanya. Huwag tayong mag-isip ng masama para walang masamang nangyari sa ating anak. Baka na disgrasya siya. Oy, sige, bukas na bukas ay lalakad ako. Hahanapin ko si Ara. Magtatanong-tanong ako, pupunta ako sa presinto, sa ospital, kung saan-saan. Kung hindi nga lang hirap ako maglakad ngayong gabi, ako maghahanap sa kanya. Ipanatag mo ang iyong loob. Magpahinga ka na. Masama sa iyo ang mapuya. Kapag may masamang nangyari kay Ara, kasalanan ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kung hindi ako na-stroke, hindi ako mahihinto sa trabaho. At hindi mapipilit ang maghanap buhay si Ara para may ikabuhay tayo. Wala sa ating may kagustuhan na magkasakit ka. Lori, kapag napahamak si Ara, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. At lalong hindi ko mapatatawad kung meron at kung sino man ang gumawa ng masama sa kanya. Jay, bakit pa natin inihatid si Ara malapit sa kanila? Nagawa ko na sa kanya ang lahat ng gusto kong gawin, Gary. Nakaganti na ako sa pagsusupladan niya sa akin. Sobra-sobra ang ginawa kong pagganti sa kanya. Kung iba ang dumukot ng rape sa kanya, baka... Baka pinatahimik na siya? Oo, gaya ng ibang nagiging biktima ng rape slay. Rapist ako, tol. Hindi killer. Paano kung ipahama ka ni Ara? At madamay pati ako? Oh, wala po yun. Nakilala niya tayo. Lalo ka na. Tol, huwag kang kabahan. May paraan para hindi tayo sumabit. Gaya ng dati kong ginagawa kapag may inaatraso ako. Yun. Wala kang ipinagmamalaki kundi ang estilo mong bayan pinsala. Dahil walang bagay dito sa mundo ang hindi kayang tapatan ng pera. Jay. Pera lang ang katapat ng ginawa ko kay Aratol. Pera lang!
ako eh. Salamat sa Diyos, umuwi ka na. Ang itay po. Nasa kwarto. Nagpapahinga na. Halos umaga na nga nakatulog dahil sa labis na mag-aalala sa'yo. Dahil nalaman namin, hindi ka nakapasok kagabi sa trabaho mo. Saan ka ba nagpunta? Bakit hindi ka nakapasok sa trabaho? At bakit hindi mo sinasagot yung mga tawag namin sa'yo? Inay! Bakit ka umiiyak? Anak! Ano nangyari sa'yo? Ano? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Bayan, pinsala, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Hindi nakapagkaila si Ara at inamin sa kanyang ina na naging biktima siya ng pagdukot at panggagahasa. Si Jay naman ay humingi ng malaking halaga sa kanyang ina upang makapagbigay ng bayad pinsala kay Ara. At ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanonan sa Pilipinas, DCRH, ito po si RH11 Ray Simayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Jay, napakalaking halaga ng hinihingi mo. Malaking halaga kasi ang kailangan para makasosyo ko sa business na isang kabarkada ko, Mami. May sasosyohan ka nga kayang negosyo. Magninegosyo na ako para hindi na ako madalas mangingi ng pera sa'yo. O may nagawan ka na naman ng atraso? Mami naman. Kabisado na kita, Jay. Kaya umamin ka na. Huwag mo nang paikutin ang ulo ko at hindi ako mapapaniwala sa alibay mo. Okay. Okay, Mami. Amin ako. May nagawan nga ako ng atraso. Ano? At sino na naman ang babaeng ni-rape mo? Hindi na importante yung makilala mo. Ang mahalaga, mabigyan mo ko ng hinihingi ko para maabutan ko ng bayad pinsala ang babaeng na atraso ko. At para hindi na niya ako ireklamo. Nako, Jay! Kailan ka pa titigil sa kalokohan mo? Ito na ang huli, Mami. Kung hindi ko pinangangalagaan ang reputasyon ko, ang pangalan ng pamilya natin, pababayaan na kitang makulong at mabulok sa bilangguan. Mami! Magkano bang kailangan mo? Aririt mo na yung luha mo, Ara. Hindi ko mapigil ang hindi mapaiyak. Hindi dapat malaman ang iyong itay ang masamang nangyari sa'yo kagabi. Lori. Anong masamang nangyari kay Ara? Yun. Wala. Walang masamang nangyari sa anak natin. Anong wala? Oo. Huwag ka nga magkaila sa akin. Paggising ko, paglabas ko sa kwarto, napansin kong palihim kayo nag-uusap ng anak mo. Kaya sinikap kong makalapit sa likuran nyo nang hindi nyo ako namamalayan. Narinig ko sinabi mong may masamang nangyari kay Ara. Inay. Magtapat kayo sa akin ang inay mo, Ara. Magtapat kayo! Idiot, ano ba? Huwag kang masyadong magpakagalit. Yang puso mo. Inay. May dumukot po at nag-gasa sa aking kagabi. Mapapatay ko ang hayop na yun. John! Mapapatay ko! John! Ay! Ako, Diyos ko! Ay! Ingatan ka na naman ah! Ang itay mo sa puso! Ay! John! Ay! John! Saan nahahantong ang ikalawang atake sa puso ni Mang Ejun? Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Jenna Lynn de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr. at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision,
Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salongan. Production assistant, Angie Cruz. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito mo ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi, nag-aanyayang lagi na ay subaybayan ang bawat makatotohan ng kasaysayan na nakapaloob sa ating dulang. Ano ang katotohanan? Ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.